Hi guys, nandito tayo ngayon sa kondominium ng isa sa pinakamagaling na singer sa buong Pilipinas, Bogoy Drilon. Pero bago natin siya makausap, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Hey! Hello! Tagal ka na rito. 15 years pa ako dito. 15 years. Umuupa na. Uh-huh. This is like my sanctuary. So give us a tour. Oh my God! So ito ang dining niya guys. No? Ito ang dining. Dining. Oh my God, nahiya talaga ako. Hindi. Tapos sa ito, dito siya nagpa-practice ng kanya mga songs. Yeah, dito sa sala. Ito ang kanya napakagandang sala na may view. Wow. Sa labas. Nakaka-relax. Yeah, di ba? Ganda ng view eh. Saka, nakita mo ito. Oh. Okay, ito. Aliga. Ano na yan? Mga shoes. Oh my! Nakamalita ka rin. No, growing up kasi, oh. Don't have shoes. Oh. Kasi sinabi ko, pag nagkaroon ako ng pera, bibili ako ng sapatos. Kaya ito, napadami yata, ano? Napadami ko. Hindi, binibigay ko rin yan sa mga pinsan ko kapag hindi ko na ginagamit. Tama yun. Kaya pa nila, bakit tayo benta? Bakit ibibenta? Mas kailangan nila sila ng family ko. Kapag hindi ko na ginagamit, binibigay ko sa kanila. Kailan pa una nagkasapatos? Oh my God. Ilang taon na? Nag-work po ako sa government as yung parang ex. Ano yung tawag yun? Yung internship? Yeah, ganun. Oh, tapos nakikita ka naman, umili talaga ako ng sapato. Ibig sabihin, nung nag-aaral ka sa school, naka-chinelas ka lang? No, may shoes naman po. Oo. Iniram ng mother ko sa mga pinsan ko. Sa pinsan ko po from my mother's side, yung kambal pa. Kambal sila. So doon. Wow! Tingin mo, Bogoy, kung hindi ka naging sikat na senior, ano ka kaya ngayon? Ano kaya trabaho mo? No, singer pa rin po siguro. Saan? Hindi ko lang po alam. Siguro, no. Maybe abroad ako. Ah, OFW ba? Abroad ako. Mag-abroad ako. Guys, kasama na natin, Bogoy Drilon. Hi, Kuya. Bogoy, welcome. Welcome to my channel. Siya talaga ako, pero... Well, Bogoy, matagal-tagal ka na rin sa industriya. 15 years na, no? Opo. Oo. I-refresh mo lang yung memory ng mga viewers natin. Paano ka ba nagsimula sa industriya? Yeah, Julius, I started po 2008. Nag-join ako ng reality show, Pinoy Dream Academy Season 2. Mm-hmm. After ng batch nila, Ate Ying, kami naman yung sumunod na batch. And the winner ng batch namin si La Arnie and sila Lizelle. Ah. Kasama ko dun sa Pinoy Dream Academy. How was the experience for you? Sobrang life-changing po yung nangyari sa akin kasi natulungan ko yung family ko, mabago yung pamumuhay namin. And at the same time po, I can travel around the world. So it's a big blessing po na nangyari talaga yun sa buhay ko na at the same time, I'm giving kung ano yung gift na binigay sa akin ni God, which is my voice and singing that tell kung ano yung story ko sa kanila. Mm-hmm. And siguro yung bonus na lang po is yung I can travel sa ibang bansa or I can travel anywhere na magawa ko pa rin yung purpose ko, which is singing. Mm-hmm. Hindi ka ba na-disappoint na hindi ikaw yung napiling grand winner? Bakit po ako ma-disappoint? Actually, yun nga po yung dati nagkaroon ng issue na parang during kasi nung awarding ceremony, I was runner-up and La Arnie was the winner. Uh-huh. Tapos, nagsabi yata ako na kahit hindi man ako nanalo, in my heart, I'm still a winner. Uh-huh. Pero po, ang gusto ko ipahiwatig doon na because of the experience na hindi naman lahat ng tao mabibigyan ng ganong klaseng chance na nagkaroon ako from the province na just to be there sa competition tapos nanalo ka pang runner-up, you're already a winner. I was a working student nung college ako. Doon ako nag-work sa school. And nagkataon na I got terminated sa scholarship ko. So, wala akong alam. Medyo yung utak ko discombobulated kung anong gagawin ko. Kasi ayokong malaman ng parents ko na terminated ako. Terminated because I joined an organization, a group which is Days with the Lord. Ang nagkataon lang po, you have 3-day seminar
hindi ako nakapag-duty ng 3 araw. So, syempre, because as you a working student, pero we're allowed ka naman na magsumali ng isang organization. You just have to paalam. At that time kasi parang pinaalam ko siya sa scholar ko, na paalam ako kasi kailangan ko mag-attend ng seminar. Mm-hmm. Hindi yata na paalam. So, yun, nalaman ng directress, yun, terminated, kailangan kausapin yung parents walang ko. Walang second chance? Terminated. Actually, binigay naman po ako ng second chance. At that time kasi, I was sa seminar, medyo di ko alam kung ang gagawin ko. Sabi ng mga friends ko, kasi sila yung nakakarinig sa akin habang nag-work ako sa canteen, nag-map ako. Ah, so ang trabaho mo noon? Sa canteen po. Canteen? Yes, nag-map. So, minsan nagja-janitor? Yeah, ganun. Sa library din. Anong ginagawa mo sa library? Well, kapag naghiram ng mga books yung mga kids, I have to like... Librarian ka? Yeah, din po. And so then, you had to do pero this. Pero main ko po talaga is yung sa canteen. Sa canteen? Doon po talaga. Ano pinaka-main na ginagawa mo sa canteen? Well, maglinis. Maglinis sa bakery, like assistant. Assistant. Maglinis habang nag-aaral ka? Yes po. Anong school to? Universidad de Santa Isabel. Okay. Kaya mo ginagawa to kasi hindi kaya ng budget ng parents mo na pag-aralin ka? Yes po, and gusto ko po talaga nun na makapag-aral ng sa isang private school. Mm-hmm. Ano, parang feeling ko kasi pag nakaaral ka ng that time sa private school, parang prestige ka din tignan. And I wanna change yung perceptions ng tao sa akin. Mm-hmm. So I wanna work hard, gusto kong makapag-aral sa isang private po. Eh, well, my mom, yung mother ko po, is also like a working student before, same school. Anong trabaho ng parents mo? My father is a farmer. Farmer? Farmer. Mm-hmm. Yung mother ko naman, nag-apply siya sa barangay treasurer. Na-appoint siya na barangay treasurer that time. So yun po, but it's not enough na mapag-paaral kami kasi 5 kami magkakapatid. So, ang hirap yun. So, lumaki ka na, naranasan mo yung mga hirap sa buhay. Yes, yes. Like, ano naalala mo nung bata ka pa na mararamdaman mo talaga yung hirap? During high school po, just to be able for us to go to school, kailangan namin magtinda ng mani, pulboron, donut, sampalo, para lang may pamasahe po kami. Minsan yung mga kapatid ko, yung mga eldest na kapatid ko, nahihiya sila magtinda kasi, I don't know, sabi ko, akin na nga yan. Kung tinda, kasi kailangan po talaga eh. Kung hindi namin maubos, wala rin kaming pamasahe. Sa bukid ba? Tumutulong ka rin sa tatay yes, mo? Yes, yes. Ano ginagawa mo sa bukid? I have a pet. Ano pet mo? Yung kalabaw po. Kalabaw? Ng kalabaw ko. Kapag meron po doon na harvestan, like sa palayan, or sa maisan, manihan, tumutulong po ako noon. Tapos kapag walang school, na kami nung pinsan ko, nagle-labor po kami. Yung sako ng palay, nililipat namin yun, inaalsa namin yun para ilipat sa kalsada. Kasi nasa palayan, kailangan ilipat yun. Tapos ang bayad namin nung makaisa ka lang, sobrang happy ko na yun. Kuya, 7 pesos. Kaming dalawa ng pinsan ko na yun, si Jimmy na. Sige. Oh my God. Like, bata pa? Bata pa po. Una matandaan, mga siguro 11, 12, gano'n? Mga 13, mga ganyan. Nagbubuhat ka, ang bigat ha? Kaya yan. Walang choice. Sa probinsya, kailangan mo talaga. Mga kalabaw kami nun. Mga tao minsan sa probinsya, hindi nakakasakit. Ang lalakas ng mga stamina, sobra. So yun, 7 pesos yun. Ang layo nun, lilipat mo ng kalsada, tapos balik ka ulit. Tapos paggusihan na, yung kubrahan na, kami ng pinso ko, akala namin, yaman-yaman na namin kasi mayroon na kami 100. Pag may ubi tayo. Ano ka na tutong kumanta? Okay. I don't know po, pero noon kahit nung bata pa po ako, secretly, kumakanta po ako mag-isa. Tapos lalo na kapag nagpapastol ako ng kalabaw ko, kumakanta ako. Parang siya yung... Imagine kita, may kanta ng kalabaw ko. Tapos ano kinakanta mo siya noon? Siya pa ang una kong fan. Ano pangalan? Masaya na ako. Ano pangalan ng fan mo? Si Goofy po. Goofy? Actually, wala namang pangalan talaga yung kalabaw ko. Si Direk Joey Reyes ang nagpangalan ng Goofy. So, habang kumakanta po ako, parang siya yung nagiging stress reliever ko na parang you don't really think about the hardship in life. Tapos nasa bundok ka pa,
I envision din kung ano mangyayari sa buhay ko. Hindi nila alam. Iniisip mo na, nung bata ko, hindi, wala pa ako, hindi ko pa alam kung ano yung panahiwatig noon. Dati po noon, habang nagpapastol ako ng kalabaw, I'm singing, yung mga maliliit na corn, yung cornfield, di ba po, maliliit pa noon, kapag tinamaan nyo ng hangin, parang mawagayway, I envision it. Hindi ko lang alam kung alam, hanggang sa... Natao yun. Natao noon. Na gumagano na kamay. Noon nag-show po ako noon at I think sa Laguna, sabi ko, oh my God, this is yung na-envision ko before. Like everyone raising their hand and waving, kuya. Sabi ko, kinalabutan talaga ako nung nakita ko yung video na yon. Sabi ko, oh my God. Ano mga kinakanta mo kanta noon? Dati po nung mga una kong kinanta natutunan is yung mga old soul po kasi ako eh. Like? Like Willy Garte. Yung mga una bawal na gamot. Mga ganyan. Ukay lupit ng kapalaran. Ang sinapit ng aking buhay. Sa probinsya, yung pag nag-iinuman sila, mga karaoke, mga Tom Jones, mga Engelbert, mga ganyan, mga... Pero wala pang ano noon, di ba? Wala pang mga video okay noon? Wala pa, wala pa. Nakikibidyo okay lang karaoke. Sila. Karaoke, uso noon. Karaoke, yun. Wala pang video okay. Tape lang, ano? Yes. Sa inuman. Ako din kasi nautusan na, saya na akong pag nautusan, may peso ka, bili ka ng ano doon, bilog. So, nandun ka, tumatambay ka. Oo, tapos may ano ka, may peso ka. Minsan, alam nila na kumakanta ako. Minsan, pinapakanta nila ako. Alam mo, siguro kung may YouTube na, malamang nag-viral ka noon, nag-guest ka na kay Ellen. Diba? Wala pa eh. Kaya sobra pong yung generation ngayon, sobrang swerte, lucky, no? Swerte nila because I grew up na, I only have, how many, 2 pictures? Nang bata ako, I wish I have a lot more ng memories ng bata ako, but I don't have, but that's okay. That's my journey before. Anong dream ng parents mo para sa'yo? Anong klaseng trabaho? Wala naman po. But my mom wants me talaga na maging okay yung life. And, well, my mom, hindi kasi nagamit ng mother ko yung napag-aralan niya kasi nung nag-asawa siya, karoon ng anak, nag-iba na rin yung direction niya in life. Kasi kailangan niyang buhayin yung mga... Pamilya. So my mom was calmer, so yun din ang tinake ko, nag-accounting ako. Akala ko ang easy, kuya, hindi pala. Pero mat. Malala pala ang accounting. Mat eh. Oo, hindi lang mat kasi you really have to analyze everything. Uh-huh. Pero tinake ko yun kasi parang what is... Kung ngayon, yung ilalagay ko yung sarili ko ngayon doon, what is about life is analyzing din kung anong gagawin mo in life. It's all about choices. Well, hindi ko siya natapos kasi nag-Pinoy Dream Academy na ako. Pero nag-change po ako din ng course to Food Service Institutional Management because akala ko mas easy siya na course. Yung pala hindi. Rin! Nung nag-aral po ako talaga, nung pumunta ako ng college, wala po talaga akong gustong any course. Wala talaga mo na sobrang gusto ko talaga tong gawin. But what I want is just to sing. Why did you join that group? Yung kaya, Days with the Lord? Why did you join that? Kasi growing up po, I don't really have much friend. And there's religious group of guy people na they just wanna praise God. And at the same time, brotherhood. Why not? Were you singing in that group? Kaya gusto mo rin yung group yes. Na-assign din nga ako na parang music man. Talagang hihilig mo talaga, no? Sobra po. Hindi lang nila alam. Nakakatawa nga kasi hindi naman talaga ako nag-audition. Nagugulat ako yung pangalan ko nandyan na lang. Sa mga intramurals, nandun. Bakit nandyan pangalan ko? Ayan na. So, kumakanta ka na sa school? Sa mga intramurals because of that group? Because of whoever my friends... na naglista ng pangalan ko. Doon nag-start na narinig nila ako na kumakanta talaga. Ayan. Tapos, ano nangyari doon sa scholarship mo? Na-terminate ba yun? Binigyan ako ng chance, another chance ng directress namin. Pero I give her a good reason. Nasabi ko na ibigay niya na lang yung scholarship na yun sa mas deserving sa akin. And second explanation ko, I wanna take this opportunity kasi once in a lifetime lang po ito mangyayari. And then, I will be accountable kung ano man yung kakahinatnan. Ito na yung audition? Yeah. Paano mo nalaman yung opportunity na yun? Nung nag-audition po ako... How did you learn about it?
Mga friends ko po from Days of the Lord na may audition doon. Bakit ayaw mag-audition? Actually po, during that time, I was wearing short, wala akong short, wala akong damit, wala akong pamasahe. Yung mga ka-org mate ko sa Days of the Lord, sila nagpahiram sa akin. That's why I'm so blessed with my friends. Sila nagpahiram sa akin ng pantalon and pinahiram ako ni Kuya Joel ng 20 pesos pamasahe papunta ng city sa LCC Mall yung audition. Eh, hindi pa sapat yun na kulang pa yun. So from sentro na, nilakad ko na lang papunta, pabalik ng school. Pag-audition lang. Tapos nun, close na ng audition. Close na? Close na. But I have to sign pa rin. Naglakas loob pa rin ako. I have to sign yung mga paper. Tapos biodata. Hiningaan pa nga ako ng full body picture. Wala pa akong mabigay na full body picture. Kasi I wasn't prepared for that. Ang ginawa ko, yung laminated ID ko, I cut the picture. Yun ang sinubmit ko. Kasi kailangan talaga nila ng picture eh. To identify kung sino yung nag-audition. Kasi sinya, in-screen pa rin naman nila yun, di ba? Tapos binigyan nila ako ulit ng chance na okay, papasukin yan. While I was singing in Just Brought Me Here, I was actually crying. Knowing that mag-terminate ako sa scholarship ko. Tapos pupunta yung director sa province para kausapin yung family ko na mat-terminate ako. So that's why I was crying nung nag-audition ako. Tapos yung pinulong na balik ka ng 3 p.m. yata yun. Parang pito na lang kami, bibirit sila. Di ko nga alam sa second audition kung bakit kinanta ko Christmas song eh. Which is what song? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Pinulong kami, lahat kayo mga galing, pero may nakuha na kami na shortlist. So paglabas ko ng tent, ano ba ang shortlist? Bumalik ulit ako. Ate, ano po ang shortlist? Ang shortlist, hindi ka pa sure na makukuha ka talaga inside the academy, pero ikaw yung ipapadala sa Manila for the next audition. Okay. From September. Wala naman ako noon phone. Ang nilagay kong phone po para makontakt nila ako is yung sa auntie ko, tapos number ng school. As in, telephone number ng school. Kasi doon naman ako nakatira sa school eh. Tapos yun, September, October, November, December, January, February, March. Tagal ah. Walang tumatawag. Ganun katagal. So, sabi ko, parang nawawala ka lang ng hope. Buti na lang, nag-apply din kami ng mother ko ng scholarship sa government para i-continue yung pag-aaral ko. Wala talaga, wala. Tapos biglang tumawag na lang yung auntie ko, ano yung PDA, tumatawag sa'yo. For ano daw, for primer night. So during that time po, wala akong damit kasi lahat labahan. Naghiram pa ako ng mga damit. Kaya ang lalaki ng mga damit ko noon, nag-audition ako ng lalaki, pinahiram ko yun sa mga friend ko. Kasi lahat ng mga damit ko, nilabahan ko eh. Nasa school eh, kunti lang naman ang mga damit ko. Bigla eh, di ba? Biglaan. Yun ang first time ko nakalipad ng, ay nakarating ng Manila. Tapos akala ko yung alabang Manila na. Kasi, sabi ko, oh my God, ang lalaki ng mga building. Sobra. Tapos, wala pa ako ng breakfast, wala akong lunch, wala akong dinner, wala pa akong breakfast. Kasi dumating ako nun sa Ali Mall, ng bus ng 6 a.m. Kasi susundin na lang ako from the network. And then reimburse din yung ginastos ko na pamasay. Walang dumating. Sabi ko, auntie, gutom na ako, nandito ako, wala. Luckily, yung di ko alam na may auntie pala ako doon nakatira na sa Manila, silang kumuha sa akin. Tapos tumawag na sa akin yung Pinoy Drama Academy, mga 4 p.m. So imagine, kung wala, nandun lang ako till 4 p.m., wala malang palit-palit. Tapos nung nasa primer na, okay, tapos balik na ulit sa province, tawagan na lang daw ulit for final casting. Ano kinita mo sa primer? Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this. Abba. In the firelight, Fernando. Yes, Abba. Galing. I don't know bakit yung kinanta ko. Wow. Tapos yun, bumalik na ako ulit ng province. During that time kasi summer break noon, naggagapas ako. Parang nasa palayan ako noon. Tapos pinahiram na sa akin ng auntie ko yung, Diyos ko, yung pag binanon mo yung cellphone, bumabalik din. Tumawag na final casting daw. Ha? Now, kailangan nandun na ako ng gabi.
So kailangan ko umalis na dito ng hapon na yun eh. Binanggit na ni Maestro ang kayabyab na saro ka na. Sabi ko, oh my God, wala naman ibang Bicolano dito. Wala naman ibang Bicolano dito. Ako yun. Tapos yun, sabi ko, oh my God, wow. Describe the feeling. Ano klase yung pakiramdam? Sobrang hindi po ako makapaniwala na, really? I'm in? Like, I will be inside the academy competing? Actually, nung during the Dream Academy, I didn't really take it as a competition. I'm just enjoying my experience po sa loob. Ano mga naalala mo? I have so much fun po experience na natuto ako kung paano mismo makihalubilo. Kasi every person doon, every attitude, different character, kailangan mong makihalubilo sa kanila. So it's a learning process din sa akin na to learn kung paano maging sociable sa iba. Na hindi ka nakaka-offend, but at same time, you're still showing your authentic self. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust coming from the province na iba yung upbringing mo? Hindi naman po kasi, I met a lot of friends, which is si Hansen, yung kabatch mate ko, naging ka-close ko right away. Tapos, they treat me nice naman, so hindi po ako nahirapan. How many months was that? I think we're inside for 4 months. 4 months. And then? Walang labasan. At napapanood kayo ng mga tao? Parang reality show to hindi eh, no? Hindi ko alam na papanood kami ng tao ko yan. Hindi mo alam? Hindi sinabi tapos, sa inyo? Tapos nagugulat na lang talaga ako kasi, di ba, mga sulok niyan, may camera, tapos biglang nagbumag, ano ba yan? Yung mga camera talaga, may biglang gumagal, ano ba yun? Nagugulat na lang ako na, ano. So during that time that you were doing this, ang pakiramdam mo, masaya ka? I'm happy po. Kasi ang naisip ko lang, yes, ang naisip ko lang na, oh my God, this will change my family's lifestyle. So I have to work hard. I have to do my best. And while you were doing this, nag-stop na yung pag-aaral mo? Oh, nag-stop na po ako. I take the risk po na mag-join na ng academy and stop ko yung pag-aaral ko. So fast forward to the big night. Hindi ikaw yung napili na grand winner. Sabi mo nga, hindi ka na hurt at all, no? Because, no, not at all. You were in it for the ride. Pero afternoon, nung natapos na ang lahat ng ito, ano nangyari sa'yo? I traveled the world po. I'm so blessed na I share my gift, not only here sa Philippines, but yung ibang kababayan natin abroad. Na sabi ko, oh my God, really? First time kong nakasakay ng airplane, like, what? Na ang liliit yung nakikita ko, ang liliit. Those amazing feelings po na not everyone will have the same blessings that I have. So that's why I'm thankful na nabigyan ako ng opportunity. But now I have yung mayroon na ako ngayon na responsibility na ano ba yung purpose ko? I want kasi po na parang yung my story na mag-resonates as well sa ibang tao na even if you came from this humble beginnings, if you really put your mind to success, you will get it. Wala ka naman natututunan sa success eh. May natututunan ka sa failure, sa hardship to reach that success. Yun yung gusto kong ibigay sa mga tao na no matter what your life situation, kung saan ka man nanggaling, if you know your purpose, if you know yung gift mo, if you really want to be successful, you will be. Gaano karaming hit songs mo? Oh my God. Dami. From Paano Na Kaya, Muli, Hindi Na Bali, Pwede Bang Ako Na Lang Ulit, well, sa other, My Brothers, Kung Maibabalik Ko Lang, ibang covers, like One Day, doon nag-transition po yung singing, ano ko, na nagulat sila na I can sing. Even din ako, nagulat din ako na kaya ko pala yun. Kaya mo na-develop yung ano na yun, yung voice na parang R&B voice. Hindi naman yan sa ano, di ba, sa probinsya. Dito na lang yan. Yun nga po eh, kasi growing up, ang pinapakinggan namin is old songs. Uso pa nun yung debattering radio, di ba? Pag nasa palayan kayo, yun ang pinapakinggan mo. Siguro po nung nag-work kasi yung father ko dito, security guard, nakapag-ipon siya. Tapos yun yung bumili siya ng karaoke. Yung D-tape pa.
Tapos yung karaoke na yun, mayroon ng FM station. Doon ko na narinig yung mga like Boyz II Men. Ayun. Brian McKnight na, oh, I like yung style and singing nila. But at the same time, collaborative pa rin doon sa old soul ko na napakinggan noon. So doon po talaga, it's all about listening. Listening. Yes. No formal education on music. Listening talaga. Even after Dream Academy, hindi ka nag-aral? Hindi ka ba nag-voice lessons? Hindi na po. Doon lang talaga po ako nakapag-voice lesson nung nag-voice. Doon lang, habang ginagawa mo yun. Academy. Ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan. Di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? In the academy, I have a crush who sa isang friend ko, hindi na natin kailangan pangalanan. Because I think Ryan Kayabyab and Direk Joey Reyes made a song about it. And then, lahat pa rin kami pina-audition, but that song resonates talaga what I feel at that time. Yung story kasi talaga ng kanta is like, you fall in love with your best friend or your friend na hindi mo masabi yung nararamdaman mo. I don't know, nung binigay nila sa akin yung kanta, that was resonate sa akin na this is like what I feel. Okay. Hindi ko lang alam kung ano sa kanila po, kung ano yung why they made that song. When you were singing that song, anong nararamdaman mo doon sa kanta? Habang nire-record niya? Oh my God, first time kong recording! Hindi ko paniwala na, Kuya Jonathan, yan po talaga boses ko? As in, what? That's my voice? First time ko narinig yung boses ko na habang nire-record na, naririnig ko ulit kapag plinay nila. That's my voice sa recording? Kasi first time ko yun na nakapagkanta na recording, sobrang sarap ng pakiramdam. Pero nahirapan ako nun. Dahil? Kasi Kuya Jonathan wants to squeeze out all the emotions from me para maibigay ko yung really meaning nung kanta. So I was crying actually nung nire-record ko yun kasi napoprustrate na ako. Ano pa bang kailangan ko emotion? Umiyak na ako, Kuya, what? And then doon ko natutunan na you have to give emotion from your voice, how you sing it. Like the transition from airy voice. Kasi yung technique na natutunan ko while singing, ganito yun eh. Paano na kaya? That's normal. If you wanted to make like more emotional, you put air to it like, paano na kaya? See the difference? Iba yung emotion na mabigay mo dun sa kanta. So ganyan po ba ang kanta? Pero maraming steps na ginawa yon bago mo na reach yung ultimate version. Squeeze out talaga ako ni Sir Jonathan Manalo nun. Napoprocessate na ako nun. Alam ko ano bang emotion na binasabi mo. But well, from all the experience that doon ka matututo. And it became a hit. No? Yun ang first hit song. Oh my God, Kuya. During the finals night, binigyan kami ng AirPod ba yun? iPad pa yata. iPad, yun na maliit. Oo, maliit. Hindi nila alam. Nano. Nano pa yun. Hindi nila alam Nano. Na meron palang radio yun. Habang nag-study kami ng yung kanta for finals night, mabubusisi ako eh. Pindot ako ng pindot. Tapos nalipat ko sa radio. Narinig mo? Oh my God, that's my song playing on a radio song. Tapos, what? Narinig ko na, number one? Hindi ko sinasabi noon na naririnig ko na yun sa radio, yung kantang yun. What is going on? Ano pakiramdam mo? Narinig mo yung boses mo sa radyo? Hindi ko po maipaliwanag yung... Sabi ko dati, nakikinig lang ako ng mga kanta sa radio station. Tapos ngayon, like really, my voice is nakikinig already... Nakikinig ka sa boses radio, mo eh. What? On a chart? Like, number one? Number one? Seryoso ka? Seryoso ba ito, Bugoy? So, sobrang blessed, thankful po ako nung mga panahon na yon. Sobra. Anong reaction ng parents mo? Saka ng mga kapatid mo? Ang family ko kasi, they're simple lang eh. Silent lang sila. They're proud of me. Nag-homecoming ako. Grabe yung binigay nila sa aking welcome. Sabi ko, what? Really? It means, Bugoy, you're doing something good.
nung nagpa-parade, yung mga bata tumatakbo, bugoy, bugoy. Sabi ko, wow. Like, I have a power to inspire people using my gift. Yun na yung pinaghawakan ko all throughout my career. Hindi ko na pinapansin, kuya, yung likes or yung views. I just wanna put out something that resonates my story and what I like and what can inspire other people from this song. Kasi what is music? Music is built or made from pure emotion and feelings that you want to inspire people while they're listening to it. It's like a comfort sa kanila. So yun yung pinanghawakan na, that's my purpose. Galing. To tell a story from my music. Meron ka ba mga nakilalang tao na nabago mo yung takbo ng buhay because of your story? Siyempre yung mga kapatid ko na nabago yung, I want them to work hard then to achieve that kind of success that you want. I put all of them po sa school. Doon sa mga kantang kinanta mo, mga hit songs mo, aside from that song, no, yung kanina pinag-usapan natin, ano pa yung memorable for you na song na hindi mo makakalimutan yung story behind or around it? Yung audition ko po na Angels Brought Me Here. Ano ba yan? Can you sing a few lines from that song? It's been a long and winding journey, but I'm finally here tonight, picking up the pieces and walking back into the light, into the sunset of your glory, where my heart and future lies. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. That actually, yung kanta pong yan, if you really listen to it, I feel like I'm singing to him. Yun yung talagang naging gateway ko. Ninerek ako ni God using, yeah, using that song. If you could see what I see, you're the answer to my prayer. And if you could feel the tenderness I feel, you would know, it would be clear that angels brought me here. Ganda. That angels really brought me to where I am right literally now. Because I feel like I have something to share. I have a story to share to a lot of people, especially from kagaya ko, from the province. Now, your life doesn't stop there. If you really want to be successful, you have to manifest and you have to put your hard work at the same time to it. Tama. Wow, that's so inspiring, no? Sana marami tayong ano, no, mga kabataan na nanonood sa atin na sundan yung yapak mo, no? Minsan, just follow your dreams, di ba? Minsan lang po kasi yung iniisip nila yung poverty o yung hirap ng buhay stop you from who you are or for kung ano talaga yung purpose mo, which is, no, you have to accept and embrace yung hardship and failures mo. Kasi doon mo maiintindihan what is success is from all the failures and hardship na nangyayari sa buhay mo. Parang iba rin kasi yung appreciation mo sa blessings na matatanggap mo. That's why I take it po na good and bad na nangyayari sa life ko is a blessing. Kasi from bad times, from hardship, that's the only times that you will learn kung ano yung actions na gagawin mo. And then from success, at the same time, it makes your life easy and you can help other people at the same time. Patuloy pa rin ang pag-tour mo all over the world. Actually, this coming September to November po, may US tour po kami. And so, thankful na nagagawa ko pa rin po yung gusto ko. I don't wanna give up kasi this is my purpose until my last breath. Sabi ko nga na kung bibigyan ka ng pagkakataon, 10 years na lang yung life mo, but you can still do what you love, which is singing. Or 40 years ka, but you're not doing your, di ka nakakanta. Sabi ko, I'd rather stay 10 years doing kung ano yung purpose ko. At least meaningful yung ginagawa ko. Because that's why God created me, because that's my purpose, to sing, to share story from my singing. And whenever you sing to a crowd, anong nararamdaman mo? Happiness. Not only that po,
ako kasi, like, I take this, like, yung crowd as an energy. Yung energy na binibigay nila sa akin, I reciprocate it, and at the same time, that's why I perform my best, kasi I'm giving back that energy na binibigay nila sa akin. Yun po yung napipil ko when I'm on stage, na parang, wow, you're able to command when, okay, people, raise your hand, wave, sing, you have power to command. It means nandyan sila because yung frequency ng energy mo, same sa kanila. That's why they're there. And they like to see you, to watch you, to hear your voice. Yun yun eh. Diba? Meron ka pa ba mga songs na nire-record ngayon or planning yes, i-launch? Yes, I'm actually like recording. I'm releasing an album po. That's why I've been traveling. Mm-hmm. Kasi to hear different stories para mag-resonate sa music ko from people around me, from what I've been through, na-experience ko in life, and mga tao na loved ones na na-experience. So that's why I'm making this album. Kasi ang tagal po na di ako naglabas ng album. Kasi parang I wasn't ready na gumawa ng kanta. I really wanna be ready na lahat ng na-experience ko, I wanna share it to them. And then ngayon, I think na I'm ready to share kung ano talaga yung authentic self ko and what I feel and what I experience from people around me and myself, my journey. Like one song po doon ginawa namin is for my brother that is actually like fighting stage 4 cancer. Like I call it my brother because we've been so close, like family. Parang family ko na sila, na parang yung kanta is about no matter what happened, I'll be there for you. That's all that's changing, something that I should be saying, something lying in between you and I. If I can only tell you that, things been running through my head. If I can only tell you that, gusto ko lang malaman mo na. Di dapat mag-alala. Andito lang ako hanggat kailangan mo. Kilabot yung song, ha? And this is not just for your brother. This is for a lot of people going through. A lot of people, bro, na through different illness, di ba? Not only that, po. Like I want that song to be there, parang healing song. Yeah. So it is. Whatever they've been through. And yun po na intindihan ko na kung ano yung purpose ko. Na create something na to inspire them, to give them comfort. Now, whatever you feel, I feel that at the same time, and that's okay. Nothing in this world is permanent. What you feel, you're stressing about, o kung ano mo yung nararamdaman mo, nothing is permanent here. Kung malungkot ka ngayon, you will be happy again. Kung masaya ka ngayon, you will experience hardship again for you to learn from that situation, and then malalagpasan mo yun. So yun po ang naiintindihan ko kung ano talaga yung kailangan kong gawin here. Sariling composition mo yan? No, I have a team po na we work collaborative. I tell them kung ano yung gusto kong story na mangyari, and then they're the one lyricist and the beat itself na para mag-resonate yung the whole context ng isang kanta. Kailan lalabas yung album? No definite date po. But next year po, for next sure. Year. May ginawa rin nga po ako na it's Empty House, kasi I used to like, all my core friends left me, they migrated, and then my brother also have to go to the States kasi kailangan niya magpagaling. So we created Empty House. Yung sabi ko, yeah, we're separated, nasa ibang bansa sila, pero bakit mas mahirap sa akin? Because naiwan sa akin lahat ng memories na nandito. So actually, it's not actually the house that is empty. I was the one feeling that empty house. Yes, yes. I think that we both know that feelings change, that feelings go, that nothing is gonna stay forever. We might as well just kiss the night goodbye, say our all goodbyes to everything you wanted.
You're everything I wanted. I just want more days with you. Ganun po yung kanta. Ganda. You know, very emotional, no? Very personal itong album na to. Very personal po yung album na to sa akin. Sobrang. That's why hindi ko siya, kaya binibaby ko po siya ngayon. Ang ganda ng timbre ng boses niya, sobrang lamig pakinggan. May mga nag-offer ba sa'yo sa abroad? Pag nagpa-perform ka doon sa abroad, naririnig nilang kumakanta ka. May mga offers for you to record in the US? Meron naman po. Or Europe? Meron naman po. Sino nakakulab mo sa abroad? Well, not like recording talaga. Kinover ko yung One Day, I got to perform together with the original singer, Matis Yahoo, in the States. And something na new audience for me kasi hindi lang sila Filipino. There's Caucasians, there's American, African. Uh-huh. There's different color. Yeah. The sense of, oh my God, I'm performing with different... The singer of the song. Audience and with the singer different of the song. Na binigyan niya ako ng chance na marinig yung boses ko ng different audience. So paano mo na ano yun? Paano mo nakanta yun? Kung may ibang po, singer. Yung One Day na yan, I was like watching yata Facebook and nakita ko yung video niya na what goes around comes back around. Mm-hmm. When you help people, hindi mo alam na yung help pala babalik sa'yo. So yun yung background music. It touches my heart and soul. So kinanta ko siya yung sa swimming pool pa sa Bulacan. People doesn't really know the song. Mm-hmm. And then biglang pinost ko yun sa Facebook, nag-viral siya sa Facebook that time. Then in-invite ako ng Wish Boss to sing it again. Then it became even viral. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but it never let it get me down. So when negativity surrounds, I know one day it all turn around. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play one day. Yun. Galing, grabe. Have you ever recorded a Christmas song? Parang bagay sa'yo. Our Christmas album. I recorded before with Lizelle yung Give Love on Christmas Day. Just one song? Yeah. But you never recorded an album, a Christmas no, album? No, not yet. Maybe I will give it a try. Oo, bagay na bagay sa'yo. Nagago yan. Yung mga ganyan, mga inspiring na mga songs and all, no? So now you're leaving for the US soon? Yes po. Saan ka magpa-perform? We have Vegas, we have Honolulu, we have San Diego. Oh my God, di ko alam yung iba. Kalimutan ko na. Saska po yun yung mga natandaan ko. Nakaka-uwi ka pa ba ng probinsya? Opo. Make sure na, actually during nung pandemic po, mas naging ganun yung band ko sa family ko. And at the same time, mas nag-spend ako ng time sa kanila. Mm-hmm. Kasi parang, it's a healing process for me. Because? That's my family. And I want to spend time more with them. Healing, pero wala kayong parang pinagawain, pinagtampuhan with the family and all? Growing up po kasi like, well, parents-wise, like, different situation. My dad before, it's part of healing ngayon na malaki na ako na to confront my parents kung bakit ganun yung nangyari before, na bakit I don't wanna share because my dad baka pagalitan na naman ako. Pero meron kayong issue kumbaga na dinresolve mo na right now. Yes po. Childhood issues ko that time na bakit. Well, it's okay naman to drink alcohol. Need to control it. So para hindi ka makapervision ng iba. So yun po kasi parang I feel like since I was a kid, I was already exposed sa stress and trauma. So now na grown up na ako and then my parents are matatanda na rin, so I confronted sila para
sa proper healing ko. Tama, tama. Yeah. So we have a good talk. That's why I spend time with them. Now I understand why it is like that. So yun po. Did they ever apologize to you for the past? Yes po, they apologize na yung mga mistake na ginawa. Like my dad, nag-apologize naman siya sa akin. And I accept that. And at the same time kasi you cannot revisit the past. You just have to accept it and move forward. Kasi hindi mo naman na yung mababalikan eh. But you should be thankful na nangyari yun. Because it made you who you are today. Buti nga hindi ka naging alcoholic. Diba? Hindi ka na damay, no? O nahawa. Hindi naman. I mean, occasionally. But because I want to understand what is going on sa ganong situation. But which is okay naman pala. Like, hindi naman. It's all about control. Self-control. Yeah. Iba rin talaga, no? Pag lumaki kang gano'n, may mga na-experience kayo hindi maganda, it sticks to you, no? Hanggang pagtanda mo, eh. No? Kasi even noon sa school, nung high school ako, I feel like, that's why maraming times din po ako na why I appreciate so much of my friends now. Kasi parang growing up, I don't really have much friend. Mm-hmm. They kinda like bully me because I'm different. Uh-oh. And that's okay. That's why siguro po ngayon, I have a lot of friends kasi growing up, I did not have much. Yeah. Okay. And that's okay. It's not, I have that. Tayo kasi yung life natin, we have a lot of chances. And now, I'm taking chances now. Mm-hmm. Kamusta parents mo? Okay naman ang health nila? Well, my mom, taking care of my mom kasi yung genes namin is hypertensive talaga. Mga high blood, heart problem. Even myself din. So that's why I'm taking care of myself then yung food na kinakain ko kasi hypertensive. Mataas din yung cholesterol even though I'm skinny po. Itsura mo ganyan, hypertensive. Ang taas ng parang cholesterol. Sa itsura talaga ko, sa katawan, no? Pero tinanong ko, healthy eating naman po ako. Nag-exercise naman ako. Pero bakit ganun kataas ang cholesterol ko? Kasi mana, nasa genes. No? Not only genes pala po. Ano? It's the stress that you put into your body. And yung lifestyle mo as an entertainer, lagi kayong puyat, di ba? Yun din po, kayo. Puyat din isa. So ngayon, pinipix ko yun. There's, habang buhay tayo, may chance na i-correct natin yung mga bagay na to. Nakapag-invest ka ba sa ano sa business? Or meron ka bang... Meron naman po, nakapagpagawa naman po ako. Simple lang ng apartment, may Antipolo. Tapos bumili din po ako ng lupa sa probinsya namin. And some gas business po, nag-invest din ako. Like yung mga gasol. Opo. It's nice. Si tatay, hindi na nagsasaka? Nagsasaka pa rin po. Huh? Yun yung gusto niyang gawin eh. Talaga? Ilang taon na si tatay? Nasa 50 na rin po. 50s 50 na. Plus. Pero, ini-encourage mo na ano na, magpahinga na. Huwag na masyado magpakahirap sa sakahan. Ina-encourage ko siya na huwag na siyang uminom. Hanggang ngayon ba? Umiinom pa rin si tatay? You know, I don't, kung yun ang kakaligayan nila, I don't wanna stop their happiness. Just be responsible. Kasi kahit na stop mo yun, hindi mo makokontrol yung utak nila eh. Sila pa rin mag-decide sa sarili nila. What you can do is just alalayan mo na lang sila. Ang ganda na naging takbo ng buhay mo, Bugoy. Unexpected, no? Thank you, bro. Unexpected and mukhang guided, no? You were guided by the Lord, kaya mo na-achieve yung mga pangarap po sa buhay. Kung meron kang gustong pasalamatan, sino yung mga taong gusto mong pasalamatan? Wow. Kung paano, hindi naman po magiging isang Bugoy driller kung wala yung network na tumulong sa akin. Which is ABS-CBN. And the people around it. And now, my brother, Hanson Nichols, kasi siya yung, even though he's fighting cancer right now, siya yung nagtumulong sa akin to be civilized. Wow, civilized talaga. Tapos kung ano po ako ngayon, kung ano yung pananaw ko in life, I wanna thank him. Kasi siya talaga yung nag-guide sa akin kung ano yung direction na kailangan kong puntahan. At the same time, my friends that give me support po na there comes a time na it's not always flower. You will hit hardship as well, but as long as they are there to support you, you will rise again. So sila po yung mga friends ko, family ko, because they teach me hard life lesson.
kung wala yung situation ko before, kung ano yung life namin before, hindi ko siguro ma-achieve yung what I have right now. So I thank my family na hinubog nila ako, even though growing up, there's a hard times. I'm thankful dahil naranasan ko yun. So I have a different outlook in life. And Lizelle also is one of my core friends that understand what I feel. Lizelle, Hansen, sila po yung mga friends ko na gusto kong pasalamatan. And also, like, Michael Pangilinan. Michael Pangilinan also, like, help me, guide me about what life wisdom is. Kung ano lang ba talaga yung nag-work, kailangan mo lang maging open in life. Are there moments na ikaw lang mag-isa, wala yung audience, just you alone, and you sing to him? Opo. Ano mga kinakanta mo sa kanya? Jesus, you're the center of my joy. All that good and perfect comes from you. Ganda. Sobrang galing, grabe. Grabe, galing-galing mo talaga. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Ano pa ba dreams mo? May dreams ka pa ba na hindi mo pa nagagawa? I just wanna be an instrument, Kuya, na yung OPM music can be international. Because I feel like there's a lot of good talent here in the Philippines. And I'm thankful na nangyayari na siya, which is SB19. They're doing it. And I wanna be an instrument as well, na makilala yung OPM music internationally. Kasi we have a lot of talents, we are just lacking of legit content, kung ano nang ibibigay natin, what can we offer. Kasi parang na, there's nothing wrong naman po, like, doing covers, because I do covers. But it's more siguro na mag-create pa tayo ng maraming original songs, and then, bigay natin sa kanila. And there's nothing wrong, because I'm doing a lot of covers too, and it helped me. Yeah. But I realized na, dahil sa ang daming talent dito, kailangan lang natin ng mga original content. Kung ano ba talaga yung OPM music. Which is, what is OPM music? Yung music kasi natin, being Filipino, we're very sentimental people. Yeah. Yun po yung naiisip ko. Well, I'm with you there. Sana matupad yung pangarap na yan. Pangarap natin lahat mga Filipino. Thank you so much. Thank you, Kuya. Buhoy, and wish you all the best. Good luck sa iyong career at sa iyong pamilya. Thank you, Kuya. Hi, Tinmates! It's me, Mamu Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notifs bell too. Like, comment, and share. Thank you, Tinmates! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.